Mahirap talaga ang isang magmahirap. Maaring maranasan mo ang pangmamaliit ng mayamang tao kahit wala ka namang ginagawang masama. Yung ang tingin nila sa'yo ay wala kang kwentang tao nang dahil sa wala ka namang pera. Ikaw, naranasan mo na bang maliitin at pagtawanan ng ibang tao? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Isang araw ay may isang dalaga na nagngangalang Sofia. Nag-iisang anak ito ng mayamang mag-asawa, kaya wala na itong pinoproblema pa sa kanyang buhay. Kaso nga lang, talagang hindi maganda ang pag-uugali nito at galit ito sa mahihirap na tao. Mami, parang gusto ko po ng bagong sasakyan. Nagsasawa na po kasi ako dito sa isa. Halos 3 taon ko na po itong ginagamit, sabi ni Sofia kay Doña Clarissa. Hindi na naman nagdalawang isip pa ang matanda at sinagot agad ang kagustuhan ng kanyang anak. Sige anak, bukas ay pupunta tayo sa tindahan ng sasakyan at ibibili kita ng bago. Mamili ka na lang ng gusto mo, nakangiting sagot ng kanyang ina. Nang dahil doon ay masayang masaya talaga ang dalaga at excited na siya na magkaroon ng bago niyang sasakyan. Kinabukasan ay maagang gumising si Sofia at pinuntahan niya ang kanyang ina sa kwarto nito. Mami, maligo na po kayo. Gusto ko na pong bumili ng bago kong sasakyan, masayang sabi ng dalaga. Unti-unting iminulat ni Doña Clarissa ang kanyang mga mata at agad na dumiretso ito sa banyo upang maligo. Masaya kasi ang matanda tuwing na ibibigay nito ang kahilingan ng kanyang anak. Maya-maya lamang ay nakatapos na sa paliligo ang babae. Saan naman kayo pupunta? At bakit parang bis na bis kayo? Tanong ni Don Luis. Bibili po kami ni Mami ng bagong sasakyan. Luma na po kasi yung isa at baka magkaroon na po ng sira, sagot ni Sofia. Talagang napapakamot na lamang si Don Luis sa inaasal ng kanyang anak. At higit sa lahat ay lagi naman itong sinusunod ng kanyang asawa. Anak naman, maganda pa ang isa mong sasakyan, tapos bibili ka ulit ng bago. Clarissa, ano ba ang sabi ko sa'yo? Turuan mo ang anak mo na magtipid at pahalagahan ang isang bagay, pangaral ni Don Luis. Nang dahil doon ay napasimangot si Sofia at agad itong tumakbo patungo sa kanyang kwarto. Iyan tuloy, tingnan mo ang ginawa mo Luis. Nagtampo tuloy si Sofia. Ibigay na lang natin kung ano ang gusto niya para hindi siya magalit, inis na sabi ni Doña Clarissa. Yan na nga ang problema eh. Palagi mo siyang sinusunod sa lahat ng kagustuhan niya, kaya pumapangit ang pag-uugali. 3 taon pa lang ang sakyan niya at magagamit pa naman yun na maayos. Tapos, bibili pa kayo ng isa? Sagot ni Don Luis. Ito na lamang palagi ang kanilang pinagtatalunan. Ang gusto lang naman ng lalaki ay ang magkaroon ng magandang pag-uugali ang kanyang anak. Pero ang gusto naman ni Doña Clarissa ay ang palaging masaya si Sofia at sundin ang lahat ng gusto nito. Maya-maya lamang ay lumabas si Sofia sa kanyang kwarto at galit na hinarap ang kanyang tatay. Ano ba yan? Sobra-sobra naman ang pera natin. Isang sakyan lang naman ang hinihingi ko. Hindi niyo pa matupad? Buti pa si Mami, hindi nagdadalawang isip. Napagbigyan ako sa mga bagay na to. Galit na sabi ng dalaga. Anak naman, sana maintindihan mo ako. Nasa iyo na ang lahat ng bagay. Maayos pa naman ang sasakyan mo. Kaya bakit gusto mo pang bumili ng isa? Ano na lang ang gagawin mo sa luma mong sasakyan? Tanong ni Don Luis. E di itatapon ko. Tutal, bulok na naman. Walang galang na sagot ni Sofia. Nang dahil doon ay pinagbigyan na lamang ni Don Luis ang kagustuhan ng kanilang anak upang hindi na humaba pa ang gulo. Agad na umalis si Doña Clarissa at Sofia upang bumili ng sasakyan. Salamat Mami, dahil tinutupad mo ang lahat ng kagustuhan ko. Buti na lang, hindi ka sang-ayon kay Daddy na palaging kontrabida sa buhay ko, nakangiting sabi ng dalaga. Ang napiling sasakyan ni Sofia ay hindi basta-basta dahil isa itong sports car na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Hindi na lamang makapagsalita ang kanyang ina dahil ayaw nito na magalit sa kanya ang kanyang nag-iisang anak. Ipinangako kasi ni Doña Clarissa sa kanyang sarili na kahit na kailan ay hindi niya sasaktan ang damdamin ng kanyang anak at ibibigay niya ang bagay na kaya niyang maibigay para dito. Lumipas ang mga oras ay nakauwi na sila sa kanilang bahay
Talagang malaking pera ang nawala sa kanila, ngunit hindi man lang ito maisip ng dalaga. Habang masayang pinagmamasta ni Sofia ang litrato ng kanyang sasakyan, ay biglang tumigil na naman sa kanilang harapan ang isang matandang mahirap na naglalako ng gulay. Ito ang kanyang palaging kinaiinisan dahil nabibingi na siya sa ingay ng pagsigaw nito. Agad lumabas ang dalaga para harapin ang matanda. "Iha, bili na kayo ng gulay. Bagong pitas ito at maganda sa katawan. 20 pesos lang ang isang tali," nakangiting sabi ng matanda. "Hindi kami bumibili ng gulay sa mga tulad niyong mahirap. Mamaya, malason pa kami dyan at maaaring pwede niyo pa kaming pagnakawan," inis na sabi ni Sofia. "Sa akin po palagi bumibili ang inyong mga magulang. Nandyan po ba si Don Luis?" tanong ng matanda sa kanya. "Gustong gusto mo bang makabenta ka ng gulay? Oh, ito, ang 5,000 piso. At huwag na huwag ka nang babalik dito. Alam mo bang nakakabingi na yung pagsigaw-sigaw mo sa mga walang kwentang mga paninda mo?" Walang galang na sagot ni Sofia sa matanda. Ngunit maya-maya lamang ay nagmamadaling lumabas si Don Luis dahil narinig nito na parang may kaaway ang kanyang anak. "Kayo po pala, Manang Esther. Ano naman ang nangyayari dito at bakit parang sumisigaw ka, anak?" nagtatakang tanong ng lalaki. "Nabibingi na po kasi ako sa boss na matandang to. Titigil pa dito sa harapan ng bahay natin para lamang magtinda ng gulay. Bayaran mo nga to ng malaking halaga. Huwag lang siya pumunta dito sa bahay natin," galit na sabi ni Sofia. "Anak naman, wala namang ginagawang masama si Manang Esther at nagtitinda lamang siya ng gulay. Naghahanap buhay din naman siya para kumita ng pera," pangaral ni Don Luis sa kanyang anak. "Don Luis, bilhin niyo na po itong mga paninda ko para makaalis at makauwi na po ako," pagmamakaawa ng matanda. Nang dahil doon ay binili na ito lahat ng lalaki. Naawa na talaga ito sa matanda dahil minamaliit ito ni Sofia. Bago umalis si Manang Esther sa harapan ng kanilang bahay, ay ngumiti pa ito sa dalaga. "Daddy, nakita niyo naman ang pagiti niya sa akin na para bang nangaasar," nakasimangot na sabi ni Sofia. "Hayaan mo na, anak. Masaya lang siya na naubos na ang kanyang mga paninda. Kay Manang Esther ako palaging bumibili ng gulay at alam ko naman na bagong pitas ang kanyang mga paninda," nakangiting sabi ni Don Luis. "Ano? Bakit hindi kayo bumili sa supermarket? Marami naman tindang gulay doon," tanong ng dalaga. "Mas mura kay Manang Esther at higit sa lahat ay bagong pitas. Tsaka nakakatulong pa yun sa kanya para makauwi ng maaga," sagot ng lalaki. Hindi na talaga malaman ni Sofia ang kanyang gagawin. Puro pangaral na lamang kasi ang isinasagot ng kanyang tatay sa kanya. Sawang-sawa na ito sa boss ni Don Luis, kaya pumasok na lamang ito sa loob ng bahay. "Mami, hindi ko na talaga maintindihan pa si Daddy. Palagi na lang nakakontra sa mga sinasabi ko. Kanina, pinagsasabihan ko yung tindera ng gulay na nagngangalang Manang Esther. Nabibingi na kasi ako sa paulit-ulit niyang pagsigaw sa mga paninda niyang gulay," inis na sabi ni Sofia sa kanyang ina. Nang marinig ito ni Doña Clarissa ay agad na nanlaki ang mga mata nito. "Anak, mabait naman si Manang Esther, kaya hayaan mo na lang. Bumili ka na lang agad sa kanya ng mga paninda niya kung gusto mong umalis agad siya," sagot ng babae. "Pati ba naman ikaw, Mami, hindi mo ako kinakampihan? Iniingatan ko lang naman kayo. Malay nyo, may masamang intensyon pala ang matandang yun sa mga kayamanan natin," galit na sabi ni Sofia. Alam naman talaga ni Doña Clarissa na hindi na maganda ang pag-uugali na ipinapakita ng kanilang anak. Ngunit hindi niya talaga matiis na makitang nagagalit ito o nasasaktan. Ipinangako niya kasi sa kanyang sarili na aalagaan niya ito ng mabuti at ipagtatanggol sa lahat ng bagay. Kinabukasan ay muling narinig ng dalaga ang sigaw ni Manang Esther. Muli itong tumigil sa harapan ng kanilang bahay upang magbenta ng mga paninda nitong gulay. "Don Luis, bili na po kayo ng gulay. Bagong pitas po ang lahat ng ito," sigaw ng matanda. Talagang halos tapik-tapikin na ni Sofia ang kanyang mga tenga nang dahil sa labis na pagkainis sa matanda. "Hindi ba talaga titigil ang matandang yan? Hindi ba siya marunong makinig?
Ganyan ba talaga ang mga mahirap? Inis na sabi ni Sophia sa kanyang sarili. Agad itong tumakbo papalabas at nakita nito, nakausap ni Don Luis ang matandang tindera. Ano ba naman kayo? Ang aga-aga nang gugulo kayo? Diba, ang sabi ko sa inyo ay huwag na kayong babalik dito sa amin? Galit na sabi ng dalaga. Agad na napatigil ang matanda sa pakikipag-usap sa kanyang tatay. Kitang-kita nito ang mga mata ni Manang Esther na parabang malapit nang pumatak ang mga luha nito. Pagpasensyahan mo na ako, iha. Masaya lang ako sa tuwing dumadaan ako dito sa harapan ng inyong bahay. Palagi kasing binibili ni Don Luis ang lahat ng aking paninda. Malungkot na sabi ni Manang Esther. Ganyan talaga kayong mahihirap lumalapit sa mga mayaman para lang makapera. Binibigyan ko na nga kayo ng malaking halaga. Ayaw nyo pa? Galit na sagot ni Sophia. Nang dahil doon ay dahan-dahang naglakad ng matanda papalayo sa kanilang bahay. Masama talaga ang loob nito nang dahil sa labis na pangmamaliit sa kanya ng dalaga. Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Kasalanan ko ba na maging isang mahirap ako? Sana naman ay maging maganda ang kanyang pag-uugali. Malungkot na sabi ni Manang Esther sa kanyang sarili. Talagang gustong-gusto palagi ng matanda na pumunta sa bahay ng mag-asawa upang makita ang kanyang anak na si Sophia. Dati kasi siyang katulong ni Don Luis at Doña Clarissa. Ngunit hindi magkaanak ang dalawa. Sakto namang ipinagbubuntis niya ang kanyang anak pero naiisip niya na hindi niya ito mabibigyan ng magandang kinabukasan kaya ipinampun niya ito sa mayamang mag-asawa. Doon ay magiging maganda ang buhay ng kanyang anak kahit masakit para sa kanya na ipaampun ito sa iba. Hindi niya naman maamin sa dalaga na siya ang tunay na ina nito. Nakita niya kasi ang pag-uugali ni Sophia na talagang laki ito sa yaman at hindi nito matatanggap na isang hamak na mahirap lamang ang kanyang tunay na magulang. Ito ang tunay na dahilan kung bakit palagi siyang nagtitinda doon ng gulay, ang palaging mapagmasdan ang mukha ng kanyang nag-iisang anak na dalaga. Kahit ano pang masasakit na salita ang kanyang marinig mula kay Sophia, ay masaya naman siya sa tuwing ito ay kanyang nakikita. Palagi namang binibigyan ng sobrang bayan ni Don Luis si Manang Esther upang maging kabayaran sa pagkakaroon nila ng sariling anak. Kinabukasan ay inihanda ni Manang Esther ang kanyang paninda at excited na ulit siyang makita si Sophia. Ano? Ikaw na naman? Lumayas ka nga dito dahil ayaw na ayaw kong makita ang pagmukha mo. Galit na sabi ni Sophia. Nang dahil doon ay agad na lumabas ang mag-asawa. Sophia, sobra na ang ginagawa mo kay Manang Esther. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Galit na sabi ni Don Luis. Ganon? Talagang kinakampihan niyo pa ang matandang yan? Inis na sagot ng dalaga. Hindi na talaga nakapagpigil si Doña Clarissa dahil napuno na din ito sa kanyang anak. Sobrang sama na ng ugali mo, Sophia. Hindi mo ba alam na ampun ka lang namin at ang iyong tunay na ina ay si Manang Esther? Dati namin siyang katulong. Ipinaampun ka niya sa amin dahil hindi kami makabuo ng sanggol ni Luis at ang gusto naman ni Manang Esther ay ang magkaroon ka ng magandang buhay. Matuto ka namang gumalang sa tunay mong nanay. Umiiyak na sabi ni Doña Clarissa. Nang dahil doon ay gulat na gulat ang lahat. Hindi na talaga nakayanan pa na itago ni Clarissa ang bagay na ito sa kanilang anak. Halos mapaluhod na lamang ang dalaga sa kanyang narinig. Hindi ito makapaniwala na ang palagi niyang sinisigawang matanda ay ang kanyang tunay na ina. Ano? Kung ganun, isa din pala akong mahirap? Tanong ni Sophia habang tumutulo ang mga luha. Binayaran namin si Manang Esther at ang kapalit ay ang kanyang anak. Ikaw yun, Sophia. Siya ang tunay mong ina. Sabi ni Don Luis. Nang dahil doon ay biglang napatingin ang dalaga sa matanda. Sobrang daming masasakit na salita ang nasabi niya dito. Ngunit ang lahat pala ng kanyang nararanasang ginhawa ay nang dahil sa kanyang ina. Tiniis nito ang lahat ng hirap para lamang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Tiniis ang pangungulila para lamang guminhawa ang kanyang buhay. Anak, patawarin mo ako sa aking nagawa. Pinaampun kita dahil alam kong hindi kita mabibigyan ng magandang kinabukasan. Pero sa pangangalaga ni Don Luis at Doña Clarissa,
ay alam kong magiging maayos ka. Umiiyak na sabi ni Manang Esther. Isang sikreto ang nabunyag sa araw na iyon. Halos pagtakluban ng langit at lupa ang dalaga nang dahil sa kanyang nalaman. Para bang sobrang pagsisisi ang naramdaman ng kanyang puso. Bigla siyang naging isang maamong tupa. Kung ganun, kaya pala palagi kayong dumadaan dito ay para makita ako. Kaya pala, kahit sigawan ko kayo at maliitin ay hindi kayo nagsasawa. Patawarin niyo po ako. Umiiyak na sabi ni Sophia. Ako ang patawarin mo anak dahil hindi ko kayang bigyan ka ng magandang kinabukasan. Kaya nagawa ko ang bagay na ito. Malungkot na sagot ni Manang Esther. Simula noon ay napagdesisyonan ni Sophia na maranasan ng kahirapan. Kung minsan ay sa bahay ni Manang Esther ito natutulog at kumakain. Tinitiis niyang hirap para lamang makabawi sa kanyang tunay na ina. Natutunan niya sa kanyang buhay na huwag ka dapat mang maliit at manghusga. Dahil ang lahat ng tao ay nagsimula sa wala. Ang lahat ng bagay ay hindi natin pag-aari dahil ang lahat ng ito ay pinahiram lamang sa atin ng Diyos. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo pa ba ang iyong natutunan? At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Dislike, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.